Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's me, Shelly. And for today's video is i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, kung ano yung mga skincare ko na ngayon. Ayan guys, napapansin nyo naman, sobrang nag-breakouts ako and almost 2 months na tong breakout ko. So, mas malala pa to noong 2 months ago guys. Pero ngayon, ayan, parang nahiya na sila. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga ginagawa ko and yung mga ginagamit kong skincare, just keep on watching. So guys, so ano ba ang dahilan kung bakit ako nag-breakouts? So, hindi po sa mga ginagamit kong product, hindi sa skincare kung bakit ako nag-breakout, kundi dahil sobrang delay-delay yung aking menstruation. So, in 4 months guys, sobrang irregular ang aking menstruation. So, nung September, October guys, hindi ako niregla. And then, niregla lang ako nung September, October, diba? And then, November lang ako dinatnan. And then, nung November, nagpa-check up ako sa ano ko, obigay ni. And then, yun nga, nagpa-check up ako because kala ko nga is I'm pregnant. Pero nung chineck ako guys, wala akong, or hindi ako pregnant. So nung chineck ako, sabi ni Doc, may plano na ba kayo na talaga mag-baby? Yes guys, may plano na po kaming mag-baby again. And then, yun, okay naman ako. Wala naman akong komplikasyon dito sa loob ko. And then, binigyan niya ako ng folic acid. So I take folic acid guys, for a month, kasi 30 capsules yung binili ko sa kanila. So, naubos ko yun. And then, noong December na guys, before Christmas, ayan na. Nagulat na ako na may tumutubo ng mga parang maliliit na pimple. So, alam ko na dahil doon yun, kasi wala naman akong ibang ginamit na skincare and wala naman din akong ibang ininom na gamot. Kasi nga, in-stop ko na yung collagen ko and then yung iniinom ko na vitamins nung nag-take ako ng folic acid. So, ang iniinom ko naman is vitamin C and then yung folic acid every day. And then, nung naubos ko na yun, guys, ayan na, nasulputan na sila. Para silang maliliit na butlig-butlig, may maliliit, tapos yung iba, parang acne na talaga sila na may laman. So, syempre, nakakabahala, nakakakaba, nakakatakot na bakit ako tinubuan nito kasi hindi naman ako acne-prone skin. Hindi talaga, simula nung dalaga ako guys, hindi talaga ako nagkakaroon ng acne. Kahit na nireregla na ako noon, hindi ako nagkakaroon ng acne. So, nung nagkaroon ako ng ganito kadami guys, and then magka-flush pa ako ng mga pictures ko dyan, nung talagang ang lala niya. Sobrang kinabahan ako, sobrang nawalan ako ng confidence. And then, sobrang natatakot ako, guys. Kasi, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. And then, ayan, dahil nga dyan, syempre, ang dami mong iniisip na dahilan. So, iniisip ko, baka marumi yung unan namin, yung kunda namin, yan, kumot. And then, naiisip ko na baka nagbago na yung skin type ko, mga ganun. Or dahil nagpupuyat ako, syempre guys, sanay naman ako magpuyat simula ilang taon pa lang ako, nagpupuyat na ako. Or dahil stress. So yun nga guys, yung dahilan, so imbalance ang aking hormones. So meaning, merong hormones sa akin na hindi normal. Parang ganon. So kung gusto guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga sintomas ng may hormonal imbalance. So kung nararamdaman yung bloated kayo lagi, fatigue, yung parang lagi kayong tinatamad, irritable, hair loss, ayan, number one, palpitations, mood swings, ayan, parang wala ka laging mood, problems with blood sugar, trouble concentrating, and infertility. So yun guys, infertility, hair loss, mood swings, ayan guys, ayan yung mga talagang nararamdaman ko nitong mga nakaraang buwan. And sobrang nakakabahala siya and nakakatakot kasi hindi naman ako talagang nagkakaroon ng ganito. Lalo na yung lumalabas sa mukha mo. So, yung nangyayari sa loob ng katawan mo is nakikita mo sa iyong face. So, ayan guys. Ayan na yung nangyayari sa akin. So, lagi akong pumunta sa derma sa para magpa-facial guys. And
okay, meron naman nangyayari, pero parang minimal lang yung nangyayari sa aking mukha. Hindi siya masyado nababawasan, araw-araw may tumutubo kasi nga, yung problem is nasa loob, it's inside of my body, and kailangan i-treat mo siya inside din. So kung gagamit ka ng mga kung ano-anong product, lalo na yung mga acne, pang-acne na product guys, wala din mangyayari yun. Yung mga tea tree, witch hazel, salicylic acid, di ba yun yung mga number one na skincare ingredients para sa acne. Pero nga, hindi nga siya nag-work because yung problema is nasa loob ng katawan. So, itong mga ginagawa kong skincare guys, is sobrang minimal lang. And yun talaga yung parang may nakita akong effect. Nabawasan yung redness guys, hyperpigmentation, and then hindi na araw-araw may tumutubo. Nag-stop na siya guys. Ito na nga yung nasa taas ko, ayan o. Nag-dry na siya, so acne marks na lang siya, pero hindi malalim yung pigment niya guys. So, importante itong skincare na sasabihin ko sa inyo. Itong mga product na to guys, kasi ito lang yung nakatulong para, alam niyo yun, para kumalma sila, mag-hilom, and then para wala nang tumubo ulit. So, una guys, syempre, nag-cleanse ako ng aking face. So, ito yung ginagamit ko guys. I do double cleanse. So, minsan ito yung inuuna ko, ito yung Lux Organics. Ayan guys. Meron siyang vitamin C, and then itong isa is from Hada Labo, Super Hyaluronic Acid Whitening Face Wash. Ayan siya guys. So, ang napansin ko dito guys is sobrang parang nakakalma nila yung skin ko, yung mga tumutubong mga butlig-butlig dyan, and yung iba parang active acne sila guys. Noon talagang ito guys, sobrang parang pulang-pula sila. Hindi ko sila masabing totally acne because wala, parang hindi mo nakikita yung laman niya sa loob, pero yung butlig niya guys lumalaki, and then sobrang mapula. Super nahe-help niya talagang ipakalma yung aking mga little bumps na dyan sa face ko, and super nalilinis niya talaga hanggang siguro hanggang second layer, kasi napapansin ko kapag nag-wash ako ng face guys, parang it comes my, ano, acnes, little acnes ba yan? And siguro din dahil sa aloe vera and sa hyaluronic acid guys. And napaka-gentle ito sa skin guys, so hindi mai-irritate yung inyong mga pimples or mga acne pimples or tiny bumps. So guys, super ma-recommend ko sa inyo itong dalawang to if meron kayong breakouts like me. And then, second guys, minsan din ako gumagamit ng toner. Kasi nga, hindi naman din ako masyado din nagme-makeup. Hindi na rin ako gumagamit ng micellar water. Minsan, oo, nag-toner ako. So, ito lang yung ginagamit ko. Guys, yung from Innisfree Green Tea Balancing Skin. Ayan lang, kasi super mild nito. And yung green tea is talagang nakakatulong siya para ma-soothes and parang mapakalma niya yung aking mga active people and redness. And then, itong next na step guys, super important to. Guys, vitamin C. Ayan. Claire's Pure Vitamin C and Centella Shatica Extract. So, bakit ba guys, napaka-importante ng vitamin C? Hindi lang guys sa face, kundi sa mukha. Kailangan uminom din kayo ng vitamin C kasi meron siyang mga inflammatory properties which often to treat the breakouts, and then ma-prevent nyo yung mga tutubo pang mga pimples or mga tumutubo pang mga tiny bumps. Syempre, vitamin C also minimize redness and increase the collagen production. So guys, napaka-importante ng vitamin C kasi nga talagang malilesen niya yung redness. And then guys, sabi din ng Derma, kapag gumagamit ka daw ng vitamin C, di ba kunwari, kahit may active pimple ka, gumamit ka ng vitamin C kasi para hindi lumalim yung pigment. Para hindi lumalim yung acne marks kapag gumaling na siya. So, yun talaga yung pinaka-point. Kaya, dapat gumamit tayo ng vitamin C. Super importante ng vitamin C, guys. Minsan, mag-wash ako ng face and then vitamin C and then matutulog na ako. Kasi, the more na may nilalagay ako sa face ko, the more na nai-irritate sila, the more na lumalala yung redness. And then, kinabukasan, ayan, may bago na naman tumutubo. Congrats! So, yan, guys. So, yun yung effect ng vitamin C sa ating face, hindi lang sa face, pati sa katawan natin. Kailangan mag-take tayo ng vitamin C everyday. So, next guys, minsan gumagamit ako ng cream, pero
pero madalas hindi na. So, ito yung ginagamit ko, guys, na cream. Ayan. So, this is from COSRX Centella Blemish. Calming cream helps to soothe the sensitive and irritated area. So, yun na nga. Sinusuits niya and pinapakalma niya yung mga redness sa mukha niyo, yung mga tiny bumps, yung mga active acne, active pimples. So, yun. Minsan ginagamit ko siya, minsan dito lang sa neck. Guys, ayun, may mga tumutubo ako dyan. Pero, ano na sila, parang flat na sila, nag-subside na sila kasi nga, hindi na ako gumagamit ng kung ano ng mga products. So, vitamin C and centella. So, very good centella to, guys, para sa mga acne prone skin o pampakalma ng mga redness and hyperpigmentation. Last na step ko sa akong skincare routine. So, sabi ko naman sa inyo, sobrang unti lang yung ginagamit ko, guys. Sobrang minimal. So, ang pinaka-importante, guys, less is more. Napaka-less. Talagang gumamit kayo ng mga product kung talagang nag-work lang, guys. Sobrang minimal lang. So, ito yung ginagamit ko, guys, na sunscreen. Ito yung Bioray UV Aqua Rich. And then, yung from Bello, guys. Whitening sunscreen. So, ang ginagawa naman nito, guys. So, we all know naman kasi na talagang napaka-importante ng sunscreen. Dahil, syempre, nakakapampabata to. And then, ang ginagawa naman niya sa ating acne or kapag nag-breakout tayo, guys, is, yun nga, sabi kasi ng derma is, kailangan talaga natin mag-sunscreen. Mas damihan pa nga natin, lalo na pag may mga acne tayo, mga active acne. Kasi, para hindi lumalim yung pigment. Like yung sinabi ko sa vitamin C. Para daw, kapag gumaling na siya, kapag naging acne marks na siya, hindi siya ganun kalalim. Kumbaga, hihilom siya and then kapag ano, diba, magiging acne marks siya. So, hindi siya magiging malalim, hindi siya mas magiging maitim. Kasi, yung iba guys, diba yung mga acne nangingitim, lalo pag pinapakailaman natin, piniprick natin, or hindi natin siya nalilinis ng maayos, malalim yung pigment. So, ang hirap, hilumin nung acne marks. Yung marks talaga, guys, yung pinakamahirap, pinakamatagal na mawala. So, guys, gumamit kayo ng sunscreen para hindi magiging malalim yung pigment nung ating pimples sa face. So, yun, guys, yung mga ginagamit ko, yun lang, napaka-unti lang. Kasi the more na may ginagamit ako sa mukha ko, the more na tumalala, the more na mas maraming tumutubo sa face ko. So, ayun lang guys, so kung gusto niyo ding malaman kung ano yung mga tips ko, kung ano yung mga ininom kong gamot, and then kung ano mga kinakain ko, kung ano mga diet ko, mga exercise ko, para maghilom siya, kasi talagang kung nakita nyo naman kanina, di ba guys, sobrang pula, sobrang dami, ang nalaki ng mga bumps niya, and then, ayan, so, wala akong makeup ngayon guys, para lang, nasabi ko sa inyo, para makita nyo talaga, na kung ano yung mga nangyari sa mukha ko. Ayan. Na-dry na siya, guys. Ito, mas lalong na-dry na siya, guys. And then, parang ano na siya. It's more on reds. Parang talagang red sila. Hindi sila yung dark, yung black na parang talagang pag may acne ka, guys. Diba? More on parang bluish black yung kulay niya. Ito, more on talagang red. Redness. Breakouts talaga to, guys. Because of hormonal imbalance. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. And sana hindi kayo nabilisan sa mga sinabi ko. And down below guys, kung ano pa yung susunod, kung ano pang gusto nyong makita sa next video ko. And see you guys! Bye!